Rap, bakit? Wala po. Parang may nakita ako. Baka nanaginip ka lang. Nanaginip? Anong ibig mo sabihin? Nanaginip ka? Nakatulog ka? Hindi ko alam kung panaginip yun eh. Pero parang totoo. Tinan mo nga naman ni Boy. Nagiging tao ka na kasi nakakatulog ka na. Nananaginip ka pa. Baka bukas, maihi ka na sa kutsyo na. Ano mo talaga yung panaginip, Miu? Laging magulo? Minsan. Pero napapanaginipan ko madalas, puro pagkain. Eh ano pang napaginipan mo? Napaginipan ko si Adrian. May kausap siyang liwanag. Tapos, nakikigusap siyang ayaw pa niya umalis. Pero biglang naputol eh. Ay, naku, hindi ko maintindihan yung panaginip po. Ang gulo-gulo. Pero may solusyon ako dyan para malaman natin. Matulog ka ulit, tapos pukpukin mo ng 2 beses yung unan, baliktarin mo para tuloy-tuloy yung panaginip mo. Yun kaya ginagawa ko kapag bitin ako. Kapag may pesta sa panaginip ko. At saka, pagkatapos, kapag nakita mo yung kuya ko, ah, sabihin mo sa kanya, miss ko siya. O sige. Sigurado ho ba kayo na may umaalig? Yan ang sabi ni Hela. So, isa ka na sa abala namin. Wala naman kasi kaming ibang matatakbuhan ngayon eh, lalo pat nawawala si Gabriel. Wala po kayong dapat ipag-alala. Actually, pinapahanda ko na yung isang bahay. Sa tingin ko, we'll be safe there. May kinalaman ba ito sa akin? Sa ngayon, hindi pa natin alam. Salamat po sa pag-aasikaso mo sa amin. Eh, baka namin kagagawan mo yun. Uy! Hela! Nagmamagandang loob yung tao. Itiko mo yung bibig mo. Pasensya na. Okay lang po. In 15 minutes, ihanda mo si Gabriel. Ella, pakihanap si Mio at si Rap-Rap. Sigla makapaghanda na sila. Sa totoo lang ho, gusto ko rin protektahan si Iboy. Target siya ng tatay ko. Baka nga yung taong yun para talaga kay Iboy. Nay! Nay! May bisita ho! Sino? Bakit? Natulog ka na? Paano ako makakatulog? Kinakalabit mo ko. Ano kaya ang gagawin ko para mapatulog kita? Alam ko na! Kakantahan kita parang si Mama. O, sige. Sige. Dahil sa... Rap-rap? Ay, naku, pampag. Andito si Tito Miguel niyo. Di pa ho ba tumatawag si Gabriel? Bakit naman ikaw ang tatawagan? Nagulat nga ho ako nung tumawag sa akin eh. Nagsusorry ho dahil sa pagkanta niya sa mga pulis. Pero ang sabi ko ho, okay lang ho dahil nangyari na ho yan. Sinabi ko na rin ho na lumabas na si Ria. Anong sabi niya? Mabuti ho kayo nang kumausap dahil sabi niya tatawag ho siya eh. Ako ho, napadaan lang eh. Si Gabriel nga ito. Oh, speakerphone. Hello, Gabriel? Papa? Speakerphone. Mang Delpord. Hindi nagbata yung mahal ni Tatang? Di ba nga sabi ni Kuya Jepo, ibad siya? Hindi totoo yan! Eh, bakit nga tayo iniwan? Baka napagod lang siya sa arte ang Wati Maymay. I'm not ma-arte at all. Tama na nga kayo. Babayaan na lang natin muna si Tatang. Babalik din yun. Ganun na matatanda, di ba? Lagi nag-iisip. Baka kailangan nun mag-iisip. Pero mahal tayo nun. Ah,
Mang Delford, pasensya na kayo. Kung napag-alala ko kayo, ha, hindi agad ako nakatawag sa inyo. Sobrang biglaan kasi itong trabaho na. Ba't naman ganun, Gabriel? Hindi ka man lang nagpaalam sa amin. Papa, nandito si Mama at nakita niya si Rap-Rap. Puwi siya! Ria? Narinig mo ba ako? Nasabi na nga sa akin ni Miguel na nakita ka ng araw. Sandali na lang ako, ha. Magsasama-sama na ulit tayo. Ano ba naman yan, Gabriel? Umuwi ka muna kaya! Eh, hindi yun talaga. Pwede, Mang Delford, eh. Bihira kasi yung magkaroon ng gantong oportunidad. Papa, gano'n ko ba katagal mo wala? Sandali lang, anak. Dalawa at tatlong linggo lang. Matagal yun, eh. Gabriel, kung matatagalin pa ang uwi mo, mabuti pa siguro kung sa akin na lang muna tumira si Mio at si Ria. Para mas maalagaan ng mabuti yung asawa mo. Kailangan niya ng medical attention. Tito Gabriel, iniisip ko na nga na baka pwede lumipat na lang sila sa amin. Gabriel, nangingialam kasi yung isa dito eh. Sana mapagbigyan mo ko. Total, nakaayos na tayo, di ba? Pasensya na, Gilbert. Pero kapatid ko si Miguel eh. Mio? Alagahan mo ang mama mo, ha? Opo. Ria? Wala ka ba talagang natatandaan? Kahit boses ko man lang? Pasensya na, Gabriel. Hindi pa kasi bumabalik yung alaala ko eh. Pero ang sabi nila dito, sobra daw tayong magmahalang mag-asawa. Siguro pag nakita tayo ulit, babalik din yon. Kaya, bilisan mo ang pag-uwi kung nasan ka man. Gabriel, okay ka lang ba talaga? Okay lang ako, Mang Delford. Huwag kayong mag-alala. Ginagawa ko lahat to para sa pamilya ko. Nandiyan ba si Rap-Rap? Nandito po ako, Papa Gabriel. Rap-Rap? Para kang tunay na anak ko, ha? Makinig kang mabuti sa akin. Opo. Natatandaan mo yung pangako mo noon na hindi mo pababayaan si Mio? Dahil best friends kayo? Opo, hindi ko po nalimutan yun. Gusto ko gawin mo rin yun para kay Mang Delford. Kay Nanay Delia, kay Ate Ella. Pati na rin kay Vance, kay Princess, kay May May, tsaka kay Jepoy mo, ha? Opo, Papa Gabriel. Isama mo na rin si Tita Carla mo, tsaka si Kuya Gilbert. Naintindihan mo ba ako? Ikaw lang maasahan ko, ha? Opo. O, sige. Kailangan ko na bumalik sa trabaho. Tapos na yung break ko, eh. Basta't mag-ingat kayo, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, Papa. So, paano? Ria, Mio, mag-empake na kayo. Sasama na kayo sa akin. Sasama po ba si Rap-Rap? Mio, hindi. Dito sa amin si Rap-Rap. Kung gusto ho ni Mio, edi sa amin din siya titira. Ano, Rap-Rap? Gusto mo sumama sa amin? Ano, Rap-Rap? Gusto mo ba? Ba't hindi mo nalang isama yung buong pamilya? Sila Mang Delport at si Nay Delia. Actually, kung gugustuhin nila, pwedeng-pwede naman. Hindi. Okay na kami dito. Dadalaw na lang kami sa inyo.
doktor, sabi naman ni Gabriel, 2 linggo lang eh. Para lang silang nagbakasyon. Ria, Rio, pag-empake na kayo. Alis na tayo. Teka lang po. Maglalaro lang po kami ni Mio, ah. Sandali lang po. Magkakahiwalay tayo? Di ba dapat sasama ka sa akin? Alam ko. Pero hindi pwede. Baka may bisto ako ni Tito Miguel. Kachap-chapin ako niyan. Pero paano mo protektahan? Di ba, yun ang bilin ni Papa? Kailangan ko lang mahawakan si Tito Miguel para malaman natin ang totoo. Sandali lang yun. Malalaman natin ang lahat ng sekreto niya para alam natin kung nagsasabi siya ng totoo. Anong totoo? Di kaya pag ginagamit niya yung powers niya, ano ba bawasan ang ilaw? Pag nawalan ng ilaw ang puso ko, ibig sabihin po ba mamamatay na ako? Anong wag? Ibig ko pong sabihin, huwag na kayong ayain ni Rap-Rap tumulong maging pake. Total, malaki naman po ako, kaya kayo ko na maging pake. Dalian nyo, ha? Doon ako mag-aantay sa kotse. Doon ko kayo aantay. Dali! Mio, bakit mo ko pinigilan? Kasi, puso mo, ang ilaw na lang, 2. Hindi ka pwede mawala sa amin. Mahalaga ka sa amin. Magaling, Gabriel. Hindi ko akalain, magkakaroon ako ng kapatid na tulad mo. Gawin mo na lang yung pinagagawa ko sa'yo na matapos na ang pagiging magkapatid natin, dalawa. Boss! Siguraduhin mo matatapos nila na mabilis na panahon yung robot na yan, ha? Yes, boss! Mga 1 hanggang 3 linggo lang. Pagkatapos nun, dispatchahin mo na yung mga yan. Akala ko pa naman matalino ang kapatid ko. Sa tingin ba talaga na? Pagkatapos ng mga pinagagawa ko sa kanya, eh makakauwi pa siya sa pamilya niya. Magkapatid tayo. Kaya hindi dapat tayo magkaiwalay. Huwag ka mag-alala. Eh, marunong ka tango doon. Tatalawin naman kita eh. Eh, ako na lang pupunta. Delikado pa sa'yo. Robot ako. Hindi ka dapat mag-aalala. Hindi ka lang robot sa amin. Alam ko. Kapag balik ni Papa, ayusin niya na yung puso mo. Hindi ako mawawala. Hindi ka magsasato? Hindi ako mamatay. Ibang klase ako. Sino mo mawawin ko? Kasya na po ba yung mga damit namin dito? Sige po, salamat ha. Ala. Ala. Gusto ko lang sana mag-sorry. Tama na, Jepoy. Okay na oh. Aalis na kami at hindi mo na kami makikita. Ala. May mga bagay lang nagagawa ang isang tao na hindi na pag-iisipan. At minsan, huli na para malamang mali ka. At kung pwede lang ibalik sana, sana,
pero hindi na kaya. Jeff, sayang. Pero may iwan ka lang ba sa pangihinayang, ha, Jeff? Kung nagkamali ka, patunayan mo na kaya mong bumawi. Sa ngayon para mailigtas ang pamilya ko. Ayoko sanang palungkitin yung araw niyo eh. Pero kailangan niyo tumalaman. Paalis na si Mio at si Iboy. Nilipat na sila ng bahay. Ba't nga mo lang sinabi? Hindi ka nakabahan eh. Hoy, ayusin niyo mabuti yung mga gamit niyo sa scotch ko, ha? Rap! Mio! Princess! Bans! Mimi! Aalis na daw kayo, sabi ni Kuya Jeff, hoy. Ilipat na daw kayo ng bahay. Eh, kailangan daw eh. Sanay na ako ng ganito. Malipat-lipat lang ng bahay. Tukol ba to sa pagkawala kay Iboy? Hindi, Bans. Sina Mio, kinatito Miguel niya muna titira. Kami naman ni Mang Derford, kina Kuya Gilbert. Magkakaiwalay na rin kayo? Paano yan? Magkakaiwalay na tayong lahat. Eh, Vance, pwede namang bumisita eh. Isang araw sa kanila, at isang araw naman sa amin. Talaga? At hindi naman ibig sabihin nun, ay iwan na namin kayo eh. Tsaka, dito naman kami ni Mio. Tsaka si Tatang, uuwi din yun. Nangako siya na uuwi siya. Maniwala ka lang. Wala bang magbalak dyan? Sige na nga! Tandaan mo. Safety first! Magpapayad ka na! Diyan na po pala kayo. Magandang gabi po, ma'am, sir. Nakahanda na ba hapunan? Opo, sir. Nakahanda na po. Sige. Kunin niyo na yung mga gamit sa sasakyan ni Ria. Yes po. Ang ganda ng bahay. Hali po kayo. Salamat po. Dapat pinagpilitan ko pala na makuha din sila Tita Ria at Mio. Wala kasi tayong magagawa eh. Si Gabriel mismo ang nagsabi. Wala kasi akong tiwala sa tatay ko na yun. Nandito na ko pala kayo. Kamusta po? Ako, akit tayo. Papakita ko sa inyo yung mga magiging kwarto ninyo. Salamat Aliga po. Ria, kain lang ng kain ha. Para bumilis yung paggaling mo. Sige, okay na ako. Sige, sige lang. Kain pa. Kain mo yan. Bakit nandito, Miguel? Pero kayo mamalang. Huwag mo na kaya intindihin. Kumain ka lang ng kumain.
Oo, oh, ayun na. Tayo natin. Ito, yung kailangan ko. Yan lang mga materyales na binigay, di ba? Yan lang ang gamitin mo. Papagawin niyo ako at mamadaliin sa pinapagawa niyo. Pero hindi niyo mabigay sa akin ang kailangan ko. Yan lang yon. Pwes, hindi ko magagawa ang robot na kailangan niyo. Sige, sabihin na lang natin kay Bossy. Masyado matigas ang ulo mo, ha? O baka naman gusto mo pandali niyang mag-ina mo rito ng sugatan.